mga tesorero family. May power kayo para patigilin po yan. Pwede, siguro napakasarap pakinggan kapag nagmula sa bibig ninyo na tigilan na ang issue. In the first place naman, masyado na kayong nakasakit. Masyado na nang dinurog ang pagkatao ni Migs Molino na ang tao hindi sumasagot sa inyo, hindi nangangatwiran, hindi kayo sinasagot kasi malaki ang respeto niya kay Mahal. Sana makita niyo po iyon. Magandang buhay mga kadarna. Habang ako'y nagtitiklop, makikipagkwentuhan ako. Opinion ko lang po sa mga issue ngayon. Alam nyo, sa ginagawa nyong pagbuhay ng mga issue, hindi nyo pinapatahimik si Mahal. Kasi yung mahal niyang attorney ang tinitira nyo. Pwede naman gumawa ng ibang content. Huwag na yung buhayan niyang mga about kay Mahal. Maawa naman kayo kay Mahal. Sa lahat ng mga namatay, si Mahal ang hindi na matapos ang issue. Kasi minsan nanggagaling kasi yan sa mga vlogger. Although hindi natin naman masisi sila Ma'am Lani, sila Ma'am Irene, Kuya Jason. Kasi nasabi naman nila, hindi nila saklaw yung mga vlogger, di po ba? Okay, nandun na tayo, hindi saklaw, pero... Kapatid kasi nila ang nawala eh. Ang problema kasi ay wala sa poder nila. Wala pong may gusto na mamatay si Mahal. Nagkataon lang po na nasa poder nila bunso si Mahal. Pero kung sa iba rin niya napunta, ganyan din ang mangyayari dahil kung oras na talaga, na oras mo na talaga ang mawala dito sa mundo at kailangan kuhanin na ng Panginoon ang buhay mo, ay mangyayari ang mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Ma'am Lani, Sir Jason, may power kayo para patigilin po sila. Kung gusto nyo lang ha. Kasi kung talagang gusto ninyo na wag nang abalahin si Mahal, at least please lang wag nyo nang gawa ng issue. May mga issue na nakaraan, may magagawa po kayo. Kasi pag pinag-usapan nyo si Mahal dyan sa isang DC ninyo, hindi maiwasan karugtong si Bunso, karugtong si Migs Molino. Lagi yun yung magkarugtong kasi tandem nga yan dalawang yan. Oo nga, tuwan-tuwa kayo, nilalabas ninyo yung galit nyo kay Bunso Migs. Pero ang aapektuhan din ng mas husto ay itong si Mahal Tesorero. Kasi sobrang niyang minahal yan si attorney. Stop diba? Na po, patahimikin nyo na po yung kapatid ko, parang awa nyo na. Hindi po ba pwedeng gawin ganun, sir? Ma'am? Ma'am Lani? Ma'am Irene? Ito po ay hiling, hindi po ito pakiusap. Hiling rin po ito ng karamihan na patahimikin na ang Mami's words. Dahil kung hindi naman po mananahimik ang kabilang kampo, hindi rin mananahimik ang kabilang kampo, which is Mami's. Kaya may power kayo, mga tesorero family. May power kayo para patigilin po yan. Pwede, siguro napakasarap pakinggan kapag nagmula sa bibig ninyo na tigilan na ang issue. In the first place naman, masyado na kayong nakasakit. Masyado na nang dinurog ang pagkatao ni Migs Molino na ang tao hindi sumasagot sa inyo, hindi nangangatwiran, hindi kayo sinasagot kasi malaki ang respeto niya kay Mahal. Sana makita niyo po iyon. Pati nga yung pagpunta niya sa Japan, inisyo pa ng ibang vlogger. Sa totoo lang, kaya nagpunta doon si Bunso, si Nini, para makapag-relax. Ma-relax yung isip nila sa mga isyong ibinabato sa kanila para pagdating ng kanyang meet and greet sa December 10, sa kanyang birthday. Medyo maaliwalas muna ang kanyang pag-iisip. Gusto muna makalimot, makapag-relax, kaysa patulan ng mga isyo na yun ang ibinabato sa kanya. Kaya sana lang patumahimik na Mami's World. Sa lahat ba ng oras nakikita ninyo na masayap si Migs Molino, masaya siya sa kanyang mga vlog, masaya sa kanyang charity. Pero hindi ninyo alam kapag natutulog na siya sa madilim na sulok ng kanyang kwarto, nag-iisip po yan, umiiyak po yan, sa totoo lang. Naghahanap yan ng mapagsusumbungan. At halos hindi na niya masabi sa kanyang magulang ang kanyang nararamdaman kasi ayaw rin niyang bigyan ng isipin si Nanay Belen. Sa totoo lang po. Umiiyak yan sa mga GC, sa mga supporters niya na nagmamahal sa kanya at hindi na raw niya alam kung sino ang totoong sumusuporta sa kanya. Hindi nyo naman pwedeng sisihin ang Mami's Defender kasi once na may narinig sila dito sa kabilang barangay, nire-rebat lang po nila kagaya ni Sir AC. Sumasagot talaga si AC at handa talaga makipaglaban si AC Sigaw dyan kasi nire-rebat niya yung narinig niya sa kabila. So hindi matatapos po yan. Patuloy at patuloy ang issue, patuloy ang bangayan dito sa Mami's Words. Kagaya ngayon, meron na naman kayong bagong inalabas, yung mga leak audio na yan. At naglabasan na yung mga lalong dumami pa yung mga nagbabas kina Bunso Migs. Alahas na para kay Mahal. Hindi agad-agad na surrender ng Git Migs yung
sinasabi ni Ma'am Linoy. Hindi naman titigil din sina AC Sigaw, sina Sir Kent sa pagre-rebat sa mga yan. Kung wala kayong mga inilalabas, wala rin namang ire-rebat ang mga ito eh. Hindi rin naman magde-defend ang mga ito kung wala kayong inilalabas. So dyan na naman sa inyong kampo, nagsimula ang gulo, nagsimula ang lahat. So kailan ito matatapos? Gusto nyo ba yan? Hindi matahimik ang kapatid ninyo sa kabilang buhay? Gusto nyo ba yan? Sa totoo lang, may power kayo, pwede kayong mag-announce dyan na pwede na, pwede ba, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na ang issue, tigilan nyo na yung pag-content sa ganito, ganyan. Pwede naman siguro yun, madam, mga sir. Siyempre, ang sasabihin nyo na naman dyan, bakit kami mag-a-announce? Dapat sila Migs Molino, hindi kami. Kasi nga, hindi naman nga kumikibo ang bunso, hindi kumikibo ang mga Migs Molino. Kaya pwedeng sa inyo magmula yan, mga sir, Sir Jason. Adelani, Ma'am Irene, pwede sa inyo magsimula yan kung gusto ninyong matahimik si Mahal. Hindi natatahimik si Mahal, di ba? Pwede nyo naman sabihin na mga kaibigan, mga kamahal, tigilan na po natin kasi iaakyat na po namin ito, idedemanda na po namin ito, dadalhin na po namin ito sa taas. Pwede naman ganun, di po ba? Siguro naman, may power kayo para patigilin yan. Lalo na si Oper Mirna, hindi na natigil. Yung bansag na attorney, kay Mahal galing yan. Sobrang mahal niya si Mix. Kasi dito kay Mix, dyan niya natagpuan yung saya, yung respeto bilang isang PWD nga. At asikaso, kita nyo naman noon, binubugbog siya ng mga dati niyang kapartner, makarelasyon, di po ba? Siguro naman, it's time para move on na tayo. Kung sakali man na may kasalanan man dyan si Migs, si Jet, Tatay Jet, ipaubaya na natin sa Panginoon. Kasi isipin na lang natin na kawawa si Mahal. Kawawa po si Mahal. Nakakadurog ng puso. Ang kay Migs kaya po siya nananahimik, respeto. Respeto kay Mahal. Mahal niya si Mahal. Hindi nga lang niya nasabi yun. Hindi niya yun nasabi in public. Pero kita naman natin sa mga galaw niya. At huwag niyo sasabihin na scripted yan. Hindi po scripted yan. Mahirap gumawa ng scripted. Laling tatawa ka. Scripted ba yun? Mahirap gumawa ng script. Isang taon na yung mga issue na binabalik-balik. Alam naman natin na yung mga issue na yan, wala namang nabago. Yun at yun pa rin. Kung ano yung issue ng nakaraan taon, issue ng buong isang taon, issue pa rin ngayon. So bakit hindi na lang natin baguhin ang sitwasyon? Kung ano yung nakaraan ay isa-isang tabi na natin at bayaan na natin Panginoon ang gumawa nun. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, hindi natutulog ang Diyos. At ang katarungan ay ibibigay ng Diyos kung talagang meron ditong kapabayaan na nangyari. So please lang, sana pakiusap na patahimikin na natin si Mahal. Hayaan natin ang lumagay sa isip natin ay yung mga kasiyahan, katuwan at kalokohan ng dalawang ito. Kita nyo ang mga video nila. Binubuhay pa rin ang ibang vlogger. Particularly ako, binubuhay ko. Hindi sa gusto natin magkapera. Kung titignan nyo dyan ha, yung iba kong mga requested song, hindi yan nagbibius ng 1,000. Iyan po ay nagtitri-300 lang, nagpo-400 lang. Kasi nga yung iba po dyan ay copyright. So, maraming vlogger na ayaw ng copyright, di ba? Wala na akong paki kung may bayad dyan o wala, kung eligible or sharing pa yan, okay lang yun. Kasi request yan ng Mamigs. Request yan na nagmamahal sa Mamigs. Kaya wala na tayong paki kung ano ba man yan. Ang importante ay makita natin at meron tayong alaala na minsan sa ating buhay, may mahal na nagtanggal ng ating stress at nagpasaya at nagbigay ng kalokohan, kasiyahan at katuwaan sa lahat. So ito na nga po, lagi kong sinasabi na mahal ko ang dalawang pamilyang ito, ang Mamigs. Mahal ko ang dalawang pamilyang ito. Makikita nyo sa description ko, mula noon hanggang ngayon, yan pa rin ang nakalagay. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa dalawa, kay Mahal at kay Migs, at subscribe na rin po kay Darna Lipat, at huwag pong kalilimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated.